nagtataka kayo na ba't may pera sa harapan namin? Unang-una po, wala kami sa kasino at walang nagsusugal sa amin. Alam po, alam saan yung magsugal dito? Wala tayo sa kasino, andito po tayo ngayon sa City Hall. Bakit may pera sa harapan namin na ganyan kadami? Okay, papaliwanag natin yan. Nangako po kami ni Vice Mayor Dodong at ng mga konsihal na kapag nag-extend ang lockdown, eh, magbibigay pa tayo isang sakong bigas. At sa pangako din natin na yon, bibigyan natin ng 1,000 ang bawat senior citizen, ang tricycle driver, ang jeepney driver, ang vendor, manggagawa ng chineras. Eh, ang problema, nung sinabi po namin yon, ang daming nag-react. Paano naman daw yung mga construction worker, paano yung magsasaka? So, para sa ibang tagagawan, parang hindi parehas. Okay, punta muna tayo sa bigas. Yung mong bigas, andyan na, kumpleto. Sinisigurado po namin, bawat bahay, bawat pintuan, malalagyan ng bigas. Kaya ang ginawa po namin, nag-usap-usap kami, wala na pong pipiliin pagdating din sa pera. Wala nang senior, wala nang jeepney driver, wala nang tricycle driver. Lahat po ng bahay, kapag hinatiran ng bigas, kasama po 1,000 piso bawat bahay. Yun po ang purpose, ba't andito yung mga pera na to. Ang ibig mong sabihin, nakagaya kami. Hindi po kami nagbibiro. Pag sinabi po namin sa inyo, sigurado mangyayari. Kaya ngayon po, hindi lang namin kaya ibigay bukas. E isipin po ninyo eh, 1,000 to. E isosobre po namin ng ganito. Eto, wala natin oh. Kanina pa po kami nagsosobre. Abi may alapang 1,000 na gagawa namin. E abutin po kami ng 1 bunat kalahati dito. Pagka ganyan, kaya nananawagan po kami, ha? Nananawagan po kami doon po sa mga walang ginagawa dyan, lalo na yung mga kabataan. Baka pwede mag-volunteer kayo. Bukas ang umaga, magsosobre na po kami, ha? Madami to. Para nang noon po, mapilit natin na Lunes ng umaga o Martes ng umaga, maipamigay na natin to. Ang gusto po kasi natin, pag binigay ang bigas, kasabi pong iabot itong sobre na ito, makikita nyo. O nung nakalagay sa sobre, COVID ka lang, batanggapan kami, okay? Okay, para malinaw. James, ha, iyan mo dito. Para po malinaw, wala nang listahan. Wala nang lista-lista. Basta may pintuan ng bahay, aabutan ka ng bigas, aabutan ka ng sobre, may 1,000 piso. Kahit hindi ka taga rito, kahit hindi ka butante dito, basta ikaw, nandito ka sa Gapan, inabutan ka ng lockdown. Bibigyan natin yan. Door-to-door yan, ha? Okay. Ngayon, gusto mo malaman nyo na, alam nyo, magkanong ginagastos natin ngayon sa Gapan, ha? Una po, yung 104,770,000. Eksakto. 104,770,000. Inapuban po yan o supplemental ng sanggunian ni Vice Mayor Dodong ng mga konsihal nang may panggastos tayo sa Gapan. At lumaki pa po yan. Kasi po, nagbigay si Presidente Duterte through BBM ng 51,019,595 pesos. Kaya ang total po ng pera na ginagastos natin ngayon sa Tagagapan, 155,789,595 pesos. Ulitin ko, 155,789,595 pesos. Yan po, magmula umpisa hanggang matapos. Sana, kaawa ng Diyos, matapos agad ng lockdown, yan po ang gagastosin natin. Ito naman po, pinapangako namin lahat sa inyo. Saksi ang Panginoon Diyos, walang mawawalang pera. Kahit sino. At yan po ay kukwentahin namin sa inyo ng detalyado. Ipakikita din namin sa inyo ultimo 5 sa napunta yan. Bukod po sa perang ito na nabanggit ko, mayroon pa tayong pera. Yun pong mga kusang loob na nagbibigay ng donasyon sa atin. Abe, alam po ba ninyo pera? Mahigit 4 milyon na. Mahigit 4 milyon, cash pa lang yun na. Wala pa yung mga goods, bigas, kung ano-ano mga pinapadala ng mga tagagapan. At ng mga nagmamalasakit sa atin na hindi tagagapan. Hindi pa po natin binabawasan yan, ha? Hindi pa natin ginagat sa yan, nakabukod yan. Kaya po, nag-uusap-usap kami ngayon dito kung saan namin pwedeng dalin yung mahigit 4 milyon na yan na donasyon ng mga tagagapan. Kahit hindi tagagapan, nagdo-donate naman eh. Eh siguro po sa huli, papaliwanag namin yan. Nililinaw ko, hindi pa po namin nagagasa yung 4 milyon mahigit na donasyon. Okay. Marami po nagtatanong, paano na Gapan? Pagkatapos ng